Asan ba kayo nag-aral? Ako sa PUP, Santa Mesa. Anong course? Walisay po. Ikaw, ate? Ako ano, sa PUP din ako nag-school. Tapos ang course ko, Bachelor in Business Teacher Education. Tapos yun, di ba education yung course ko? Alam ba kung naging trabaho ko? Secretary, di ba? Layo. Sobrang hirap pag ng trabaho. Ikaw, ate, anong, naghanap ka ba ng trabaho? Sa ngayon, nung naghanap ka, napakahirap. Grabe. Bakit? Kasi nung hindi pa kasi ako totally graduating pa lang sa Maypal, tagal pa, di ba? Kaya ayun ang hirap. May available kayang trabaho para sa mga course na? Meron naman siguro. Kaso nga lang, ang hinahanap nila kasi, ano na, graduate na talaga. Yung papakita mo na yung mga requirements, student, yung diploma, yung mga ganun. Kailangan kaya na experience? Baka naman ga? Ayun naman. Oo, sa iba kailangan. Pero sa iba kasi yun din. Depende. Depende sa company. Yung ano kaya, nakaka-apekto kaya yung economy natin sa paghanap ng trabaho? Ayoko, sobra. Paano yung sabi? Misan kasi, dahil sa sobrang hirap ng buhay, may ibang company na nagsasara kasi tumataas din yung mga tax nila, nagsasara na yung company. Kaya minsan nagbabawas sila ng empleyado at minsan hindi na sila naghahanap pa ng ibang empleyado. Kaya kawawa yung mga ano, yung mga naka, yung mga graduating ngayon na maghahanap ng trabaho. Marami ka kompetensya. Sorry, ate. O, ganun din naman. Sa sobrang hirap talaga ng buhay ngayon. How did you choose your course? I chose my course because I know somebody who's also a nurse outside the country, and she encouraged me to take up nursing too. Well, so as a woman, do you think you will have a hard time entering the workforce? Based from the news that I've heard, I was disheartened that there are no available jobs outside the country for the nurses, for the graduating nurses. So. I feel very afraid because I might not have a job yet after I graduate. Oh. Well, thank you. Tanong ko lang kung anong course nyo? Nursing. Mag-graduating na? Anong, saan yung balak magtrabaho? After graduation, gano'n. Siyempre, mag-boards muna. Tapos after ng boards, siguro kung mag-work ako, gusto ko sa public. Kasi diba, pag sa public, ewan ko ah, basta mas marami atang experience sa public kaysa sa pag-asa private day. Ayun. Ikaw? Ako, as of now, wala pa akong plano mag-work eh, kasi gusto ko pa mag-aral. So, ayun, pero if ever naman, okay lang din na mag-work ako after syempre makuha yung license. So, anong tingin nyo about entering the workforce? Anong thoughts nyo? Ako naman, ewan ko ah, kasi diba, parang ngayon yung trend sa nursing. Parang mag-volunteer, mga ganun-ganun. Pero ako ayoko mag-volunteer kasi parang, diba, parang yun yung nagiging trend ngayon. Eh kung sasali pa ako doon, parang tinotolerate ko. Basta, pero kung mag-work ako sa public. Ikaw? Ako, workforce. Siyempre, kinakabahan kasi after all those years na pagiging student, ngayon ka lang papasok sa talagang reality na ikaw na lang. Pero, if ever man na walang work, kasi diba, alam naman natin yung trend na sa nursing, wala nang mga work. So, if ever ganun man yung nangyari, hindi ko ililimit yung sarili ko sa mga nursing field. So, siguro maghahanap ako ng ibang job opportunities. Sige, good luck sa inyo. Salamat! Saan paaralan ka nag-aral at ano ang kursong kinuha mo? Ako ay nagtapos ng kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman at ako ay kumuha ng kursong Business Administration na nag-major in Finance and Marketing. Anong balak mo pagkatapos mo mag-aral sa universidad? Balak kong maghanap ng trabaho at pumasok sa industriyang may relasyon sa finance at marketing. At kung may pagkakataon,
bala ko rin na ipapatuloy ang aking pag-aaral at kumuha ng ikalawang kurso. Tingin mo ba naka-apekto ang global financial crisis sa iyong desisyon sa pagkatapos mo mag-aral sa kolehiyo? Oo naman, naka-apekto siya kasi lalo na ngayon na parang gusto mong i-grab yung opportunity na makahanap ng magandang trabaho habang fresh graduate at nakapagtapos sa isang sa mga kilalang universidad sa Pilipinas. Pero syempre, gusto ko, nandun pa rin yung pagnanais ko na mag-take pa ng further studies para mas marami akong matutunan. At gusto ko pang ipagpatuloy yung aking pag-aaral kung may pagkakataon in between dun sa aking pagtatrabaho at dun sa... From what school are you from and what is your course? I studied in Merrim College and I took up International Studies major in Development Studies. What are your plans after you graduated? I plan to volunteer with the Institutional Network for Social Action. They have a program called Merrim Volunteer Mission or MVM. I was planning to volunteer there since I was second year. The program is all about sending graduate students to provinces to help with research and teaching children. Why did you choose to volunteer? I am volunteering with the Merrim Volunteer Mission because I would prefer jobs that are in the field rather than inside offices, and that I think it would help me learn more. Even though I graduated, it would help me learn more about IS and development. Thank you.